just a simple and humble wedding, like single wedding. Mayor yung nagpakasal sa amin. So, hindi kami kinasal sa church kasi it's my husband's birthday today. Yeah. He is... 39-year-old. Guys, good morning. Kakatapos ko lang gumawa ng mga gawaing bahay, yung task ko dito. Hindi na ako magkakape, parang busog kasi ako. Mga 1:30 PM later, pupunta kami again sa hospital. This time sa hospital na kami kasi, 'di ba, sabi ko sa inyo kahapon, dumating na yung blood test result ni Romy. Kapag kuha kami ng mga blood test, tapos mga common sickness na meron yung pamilya namin. Meron kasi kaming family doctor na siya yung nag-handle ng mga health namin dito. Alam niya lahat yung mga records and things like that. So, ngayon pupunta kami sa hospital kasi may ni-refer siyang isang doctor na skin specialist. Mas mabuti na yung specialist talaga sa skin kasi hindi namin alam kung anong rason kung bakit pabalik-balik yung kate niya sa skin. Like, it's a lot sa body niya. Meron dito sa chest, tapos dito sa thigh niya, and sa likod, ang dami. Tapos, after ng episode na iyon, umiitim yung mga marks na nag-leave sila ng mark. Yung mga itchiness. Tapos, it doesn't go off for just a few months. Years na, andyan pa rin sila. Yung mga trail nila. So, yun. Naawa ko sa kanya kasi panay yung kate niya. Ganun, ganun. Pero guys, sabi niya sa akin, kapag lumabas kami, hindi makate yung skin niya. Hindi makate, ganun. Hindi niya talaga feel. Kapag nandito lang sa bahay, makate yung katawan niya. Guys, may papakita ako. Ito yung grocery namin. Ta-da! Ito yung pantry. Parang pantry namin. Lahat ng mga kailangan namin nandito. Ito yung ginger garlic paste. Kasi nag-grocery kami noong May 1. Ay, ta. Hindi siya na-arrange maayos. Ito yung lalagyan ng ghee. Naubos na kahapon. So, kumuha ako again ng another ghee. Because we have this ghee. Like, 2 container of this. Binili ko talaga to sa Amazon para lang sa ghee. Kasi yung ghee na yun, galing pa yun sa village, guys. It's a pure ghee. Ganun. So, tapos ito na yung mga, kaya mga sabon, tapos mga cleaners, tissue, this is kitchen tissue, tapos yung hand wash. Ito yung rice, tapos ito yung mga noodles. I just walking. This is a food stamp. Hello guys! Nandito ako sa balcony namin. Ito yung view ko. Ipakita ko sa inyo. Balik kami dito, mga around 3:50 PM, I guess, galing sa hospital. Kasi, sabi ko nga, pumunta kami sa skin specialist, di ba, para malaman kung anong rason kung bakit merong itching problem si Romy. Hindi pa na yung itching niya sa katawan niya. So, hindi namin alam kung ano yung rason. So, to make the story short, kailangan niya lang i-avoid yung mga pagkain sa labas. Maybe, yun yung nag-trigger sa kanya. Yung nag-trigger yung itching problem niya. Kasi panay yung labas namin recently. At kumakain kami ng lunch sa labas kasi na panay yung labas namin. I'm really conflicted how
how to talk to you guys. Like, hindi ko alam kung magta-Tagalog ba ako or Filipino in that sense or mag-English. Kasi meron kasing mga salita sa English na easy lang sasabihin kaysa sa Filipino. Diba? I mean, the wording sa Filipino is mahaba kaysa sa English, diba? Yun din yung prefer ko kung mag-chat ako sa ibang tao. Like, prefer ko din sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko na, ano, na English. Kasi, diba, mahaba talaga yung salita kapag sa Tagalog or in my case, may dialect there in the Philippines. It's a Hiligay, no? So, mahaba. I mean, if you know what I mean, like that. So, ngayon, nandito ako sa balcony. I'm just taking a break from work. Kakatapos ko lang kumain ng chaa with the toasted bread. And, ngayon si Romy nagtatabaho inside. So, I'm just gonna introduce myself, I guess. Again, meron siguro hindi pa nakala. My name is Mary. So, yeah, I got married to my Indian husband last 2019. March 2019, yeah, and I went here to India on around that time also, like March 2019, like after 20 days of our marriage. At ang pagpapakasal namin sa Pilipinas ay hindi madali. Like, hindi madali in the sense na sa documentation, tapos sa, you know, magpapakasal ka, kailangan mo ng maraming pera talaga. Hindi pwede na okay, because you love each other, okay, you go on. No, not like that. Kailangan nyo ng pera. Kasi yung mga papeles, kailangan mo din gumastos talaga, mga flight tickets. In my case, nasa probinsya kami, may mga documents na kailangan mo kuhain personally doon sa Indian Embassy sa Manila. So yun, kinasal kami sa Pilipinas, doon sa probinsya ko, sa Negros. I'm from Negros. It's just a simple and humble wedding, like civil wedding. Mayor yung nagpakasal sa amin. So, hindi kami kinasal sa church kasi naging practical kami around that time. Kasi, as you know, sa mga foreigner or mga interracial marriages there, it's really costly. So yeah, ganun. So, pumunta kami dito sa India and just gonna tell you guys my experience. Yung dad-in-law ko yung sumundo sa amin. Tapos nakita ko siya, and then he was really humble. I mean, pero nahihiya kasi siya, so may, then nahihiya din ako, then you know, wala, ganun. So, but I can tell that they are really happy about it. Tapos yung car, nung pagsundo niya sa amin, yung car is mayroong may mga bulaklak, you know. Alam niyo yun na malalaman ng iba na, yeah, ang sakay dito sa loob is like their newly married couple, something like that, those kind of stuff. Dito malalaman mo yan sa India, ang dami dyan dito. So, may mga sasakyan na may mga bulaklak in front of the car, then malalaman mo, oh, they are getting married, oh, they are newly wed, something like that. So, dito sa bahay namin, nung pumunta ako sa bahay, ang daming taong sumundo sa amin. Tapos, nagpatunog sila ng mga music. Tapos, nagsasayawan sila. Like, I was feeling kind of awkward. Like that, OP. Tapos, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila. And then, that time, kailangan ko daw. May ritual sila na ginawa. Kasi hindi ako pwede makapasok sa loob ng bahay kung hindi yun gagawin yung ganyang ceremony na you will kick the, you know, a small bucket of, small bucket around this side na ang nasa loob is, it's full of rice. You will kick it at the entrance of the door. Yun yung ginawa ko before ako makapasok inside of the house. Pero before that, parang may tinapakan ako mga red stuff, mga sindur, or I don't know what to call that kebas. Pero ang daming ginawa before ako pumunta dito at makapasok sa loob ng bahay. And ako, na-shock ako. Tapos ang daming, hindi kasi ako sanay na ang daming tao, they are holding my hand and things like that. And then I don't know what to do. And then I just keep on asking them, what is it? What I need to do? You know, did I do something wrong? What is it? You know, because, you know, we don't know. We might offend them, or that is the actions that you took, you know, it might offend them or something like that. So we don't know.
Ayun, super tiring talaga. Finally, I was able to come here. We were able to come here to land here in India safely. At kasama ko pala si Romy, okay? We came here together sa India. Hindi niya gusto nga ako lang mag-isa ang pupunta dito. Kasi, I don't know, maybe he doesn't trust na I can get it on here safely. I mean, because kasi clumsy kasi ako when it comes to directions and things like that. He just feels better, I guess, nakasama niya ako. So, kasi first time ko eh. And it's on another country, so yun. Tapos, dito na ako sa India. Hindi naman madami yung adjustment na ginawa ko. Hindi naman siya madami as far as I've heard sa ibang Pinay dito. Na nakita ko and, you know, napanood ko sa iba. Kasi, mababait talaga yung parents and ako, guys. Wala silang emit. I mean, ang ano lang siguro nila yung pananamit kong na medyo conservative or ano. Pero kung nasa mall ka man lang at sa city, okay naman eh. Pwede lang mag-dress ka. Yun lang naman, wala talaga silang ano, problema. Kasi guys, magluluto muna ako. It's non-veg day, so magluluto ako ng fried fish. I'm just going to clean this first. It's 10:10 p.m. So, I'm here in front of my desktop again. Nakaligo na ako. Tuwing gabi nagliligo ako, okay? Pero hindi siya yung binabasa yung buhok. Half bad lang naman. Meanwhile. Yun. Full na naman yung fruit basket ko dito. Yung dad-in-law ko always nagbibigay sa akin yan kapag galing sa work. Yan, bumibili siya at the roadside. Kapag ubos na, bibili niya talaga ako always. hindi yan nawawala sa table. I would kill you if you fucking post this video online. You know? If this video sees the day, light of the day, I will turn off your life. You know? Yes. And then you will be like, stop it. It's my husband's birthday today. He is 39 year old. Yeah, you should look at her. People become happy because there's birthday. She becomes happy because I get older. No, it's not. I don't like it that you're getting older. If we could be young, we would be young forever. No, I don't want to deal with you forever. Guys, I'm still editing and I'm already ending.
guys, I'm just taking. Hello guys, I'm just taking a break. I'm just taking a break from work because it's already 12 a.m. midnight. It's May 5 exactly. And so it's my husband's birthday. May 5 is my husband's birthday. So I'm wishing him a really happy, happy birthday. What do you want tomorrow? Tomorrow, because you know when you wake up. But anyway, that's enough. We're gonna close now. We're going to sleep because it's super late. Bye.